Inatasan ng Joint Task Force COVID Shield ang mga police commanders na tiyaking nasusunod ang ipinatutupad na quarantine protocols. Kabilang na rito ang pagtutok sa social media kung saan makikita ang mga tahasang lumalabag dito. Ayon kay JTF Commander Police Lieutenant General Guillermo Eleazar, laganap sa ilang social media sites ang mga larawan at video ng umano'y mga pagtitipon o mass gatherings na nagpapakita ng hindi pagsunod sa itinatakdang minimum health and safety standards. Meron ding mga Facebook post kung saan makikita ang pagiinuman sa kalsada o di kaya ang hindi paggamit ng motorcycle barriers. Hindi natin panghimasukan yung privacy ng ating mga netizens, lalo na yung kanilang mga social media account. Kasi ang pagbabasya natin dito ay yung kanilang ifo-forward dun sa mga Facebook account ng ating police station or yung publicly or openly nilang pinopost for the consumption of the public. Paliwanag pa ni Eleazar, maaaring magamit ang mga ito bilang ebidensya sa pagsasampa ng kaukulang reklamo sa mga individual o grupo. Maaaring maharap ang mga violator sa kaukulang kaso kaugnay sa mga ipinatutupad na ordinansa sa lugar, gaya ng liquor ban, hindi pagsusuot ng face mask o face shield at violation of physical distancing. Nananawagan naman ang Joint Task Force COVID Shield sa publiko na ipagbigay alam sa mga otoridad sa pamamagitan rin ng kanilang mga linya ng telepono o email address kung may makikita silang lumalabag sa quarantine protocols kahit mga pulis pa ang mga sangkot dito. Samantala, una na rin nagbabala si PNP Chief Police General Camilo Cascolan na papatawan ng parusa ang mga pulis na mahuhuling lumalabag sa mga panuntunang ito. Batay sa datos ng JTF COVID Shield, nasa mahigit 365,000 na ang nasita, pinagmulta at nakasuhan dahil sa paglabag sa quarantine rules mula noong March 17. Asher Kadapan Jr., UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.